Hi mga katambay, ito na ang spoiler para sa chapter 229 ng JJK. Ano na kaya ang mga sumunod na nangyari sa laban nila Gojo at ni Sukuna? Alamin natin yan. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter at spoilers ng JJK, ay mag-subscribe ka na at itang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nakita natin na akala natin makakalamang na si Gojo. Pero may plano na naman palang matindi, si Sukuna. At mukhang palalabasin na nito si Mahoraga. Ano kaya ang mga susunod na gagawin ni Sukuna? Alamin natin yan. Magsisimula ang chapter sa paggamit muli ng dalawa ng kanilang mga domain expansion. Nang ginamit nga daw ni Sukuna yung domain niya, si Angel nga dito ay pinababa nga daw yung lakas ng domain ni Sukuna. Kahit na kayang i-regenerate nito yung na-burnout na curse technique gamit ng reverse curse technique. Sabi naman ni Kusakabe na dapat ang gawin ni Gojo, aatakihin nga daw niya nang aatakihin si Sukuna para nga daw hindi ma-maintain ni Sukuna yung domain niya. Dahil nga kayang sirain ni Sukuna yung domain ni Gojo sa labas. Sabi naman ni Shoko na wag nga daw nilang iniisip na hindi daw papabor yung laban kay Gojo. Kapag nga daw tinablan si Sukuna nung effect ng unlimited void kahit ilang segundo lang ay mayayari nga daw si Sukuna. Dagdag pa ni Shoko na kapag nasira nga daw yung shrine sa loob ng 3 minutes, panalo daw si Gojo. Eto na, inumpisahan nga ni Gojo ang pag-atake kay Sukuna sa loob ng domain. Pinagsususuntok at pinagsisipa nga daw ni Gojo si Sukuna sa bawat sulok ng domain. Hinatak nga ni Gojo si Sukuna papalapit sa kanya at susuntukin nga niya dapat. Pero nasangga nga ito ni Sukuna. Pero kasabay nga nito, makikita natin na yung barrier ni Gojo ay nagkakaroon na ng lamat. At yung shrine ni Sukuna ay masisira na din. At ayun, sabay na nasira yung parehong domain ni Gojo at ni Sukuna. Na naman, at syempre, dahil ganun na naman yung nangyari, si Sukuna dito ay sugatan ulit. Nag-alala na nga lang dito si Maymay at sinabi na wag nga daw silang pag-aalalahanin ni Gojo. Sabi naman ni Miwa, kung labanan nga daw sa loob ng domain ang pag-uusapan, si Gojo nga daw ang mas malakas. Sabi naman ni Yuji na mananalo nga daw si Gojo. At ito na naman, naglabasa na naman ng domain yung dalawa, pero napansin nga ng iba na yung domain ni Gojo ay parang mas malawak na yung sakop. Bago nga itong laban, nasabi nga ni Gojo na itong si Sukuna nga daw hinil nga nito yung katawan niya. Kaso nga lang medyo late na nga nito na pagaling yung na-burnout na curse technique nito. At kahit na nga daw 0.01 seconds pa daw ito. At kahit nga daw hindi malaki yung sugat ni Sukuna, ay bumagal nga daw yung pag-heal nito dahil dun sa consequence. Yung malevolent shrine nga daw ni Sukuna ay nasira sa loob ng 3 minutes sa loob ng domain ni Gojo. At naapektuhan na nga din daw dito ng unlimited void si Sukuna. Pero eto na, pinalabas na nga dito ni Sukuna si Mahoraga. Sa pagpapalabas ni Sukuna kay Mahoraga, nagulat si Gojo. Pero naghanda na agad siya para nga tapusin si Mahoraga ng isang atake lang bago pa nga daw ito maka-adapt sa unlimited void. Gagamit nga si Gojo ng curse technique reversal. Kaso nga lang sinira na ni Mahoraga yung domain ni Gojo sa loob. At dito na nga nagulat si Gojo dahil si Mahoraga nga ay naka-adapt ng mabilis doon sa unlimited void ni Gojo. End of the chapter. Okay, ang ganda ng mga nakita natin sa spoiler. Kayang-kaya na ni Gojo si Sukuna. Kaso nga lang, meron na namang bagong sagabal. Eto nga si Mahoraga. Patikim pa lang yan, kaya abangan natin ang full chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!